Muli, welcome po dito sa Spiritual Dialogue with Father Odon De Castro. Narito po kami sa Karyanang Community, isang munting bayan ng Diyos. Sa pagpapatuloy po ng paliwanag ni Father tungkol dito sa mga bagay-bagay na dapat po natin matutunan. Father, yung huling napag-usapan natin ay tungkol sa dapat makilala ng taong kanyang sarili, yung kasalanan. Tama yun. Bago natin maaaring makilala ang Panginoon Diyos, ang sabi ni St. Thomas of Aquinas ay dapat makilala natin yung ating sarili. Pag sinabi natin na kailangan natin makilala ating sarili, hindi yung psychological makeup natin na tayo ay guwapo, tayo ay matalino, hindi yun. Ang pagkilala sa ating sarili ay ano yung mga nangyari sa atin that makes us different from the natural man. And ang sagot dyan ay, ang tao ay merong fallen nature. Kaya dapat makilala natin yung fallen nature natin upang makilala natin yung sarili natin, because that is the essence of mankind, that we have a fallen nature. Sister? So Father, as you're saying, yung may fallen nature, how would you know that you have a fallen nature? How would one? O kaya, ang tanong natin ay, ano yung fallen nature na yun? Oo nga po. Okay. Diba? Ang fallen nature ay ito, nung pinanganak tayo, wala tayong defekto. Walang defekto. Maski na meron tayong fallen nature, wala tayong defekto nung pinanganak tayo. Opo. Pero sa kaluluwa natin, andun lahat yung defekto, pero natutulog. So yung adultery, ando doon, pero natutulog. Yung ating desire to kill, pumatay, magsinungaling, lahat yung mga bisyo, nando doon, pero lahat ay dormant, natutulog lamang. Ang original sin ay, pag tayo ay lumalaki, unti-unti yun, nabubuhay yung mga bisyong yun. Yung may tinatawag na concupiscence, tendency na makagawa ka ng hindi tama? Hindi. Ang tawag doon, original sin. Opo. Pero yung original sin ay meron tayong concupiscence na unti-unti habang lumalaki tayo ay lumalabas. Nabubuhay sila. Oo. Kung ganun na yun ay inherent na dyan na sa ating kalooban, at yun ay habang lumalaki ka at ikaw ay nandito sa mundo, ay nahihikayat kang gumawa ng mga bagay na labag doon sa kalooban mo. Paano mo pipigilan yun, Father? Kaya ngayon, ang tuturuan natin ay yung mga bata kung paano nila maiiwasan itong gulo na nangyayari sa mundo. Pagkatapos, tuturuan natin yung mga matatanda kung paano nila iiwasan itong kaguluhan. Opo. So sa tanong mo, Brother Lodi, anong dapat natin gawin? Eh yung mga bata na merong fallen nature na tulog pa, dapat unahan natin bago lumabas yung fallen nature. Makontrol, mapigil. Mapigil nila bago lumabas. Opo. So bago sila maging adulterer, maliit pa lang, turuan natin ang masama to commit adultery and for them to choose chastity or purity. Yan ang ibig sabihin, unahan yung mga bata para yung fallen nature hindi na lumabas sa mga bata. Marami yata tayong bisyo na nakagisnan o na nabuhay sa atin. Nandiyan yung sabing seven deadly sin o yung mga vices na sa atin. Mukhang napakahirap yatang pigilan yun, Father. Kung lumaki ang bata at nabuhay na yung mga bisyo na yun, anong dapat gawin upang yan ay mapigil, makontrol? Masasabi mo ba, Father, sorry, masasabi mo ba lahat ng bata pare-pareho yung nakatago yun? Pare-pareho lahat ng bata. Kasi lahat-lahat sila merong fallen lahat nature. Lahat tayo nun, ano? Mm-hmm. Pero ang paglabas nitong iba, sa iba-ibang bata, iba-iba. Iba-iba, sapagkat yung iba,
pag-expose sila sa kamunduhan, mas maaga lumabas. Mm-hmm. Kung walang exposure sa mundo, mas late. Okay. Masasabi ba yung environment? Environment, no? Maituturo din kung ano yung unang lalabas na masama. Yeah. Depende din doon. Pamilya. Depende din. Pamilya rin, no? So, maraming cause, maraming different, ano na, kung kailan lalabas ang aling masama sa each person. Noong ako ay bata, yung mga fallen nature lumalabas sa mga age of 8-9. Okay. Kasi during my time naman, nung bata ako, wala pang mga television, yung mga et cetera. Pero ngayon, mga 3 years old pa lamang, lumalabas na yung fallen nature. Kaya madaling maimpyerno yung mga bata. Paano nga ang dapat gawin sa isang bata upang sa ganun eh? Hindi siya mahikayat gumawa ng mga bagay na sinasabi nga natin ng mga bisyo na makakasama. Ano ang dapat gawin ng magulang? Ano dapat ituro? So, halimbawa, yung bisyo, tinatawag na adultery, opo, nasa tao yan, part ng fallen nature. Para hindi sila mahikaya to commit adultery, wag mo silang panoorin ng mga sine or mga pictures, a movie, na nagpapakita ng adultery or fornication, ganun. Yung mga pleasure of the flesh, kung tawag. Oh, mas yung mga billboards. Mm-hmm. Eh, naku, nagkalat po yan, Father. Paano ngayon yan? Kaya ngayon, ang bata, maliit na maliit pa, punong-puno na ng original sin. Lumalabas na lahat ng original sin. Ano po ang dapat gawin ng magulang tungkol sa bagay na yan upang sa ganun eh, lumaking matino ang isang bata? Yan ang ituturo natin para sa mga matatanda. Opo. Kasi kung itatanong mo, anong dapat gawin sa bata? Madali. Just avoid exposure ng bata sa mga kasalanan. Opo. Ayos na yun. Tulad ko pong matanda na exposed nga ako sa mga bagay-bagay na makamundong. Yun ngayon ang mahirap sapagkat ikaw, Lodi, matanda ka na, exposed ka na. Opo. Malamang at madalas hindi mo alam, pati yung bata nakasama mo, nadadamay na. Sapagkat with Wala Father, dapat maunang magbago ay iyong matanda upang sa ganun ay makita ng bata, ito pala ang dapat gawin. Dapat ganun. Eh, anong gagawin po namin, Father? Eh, nakaugat na yata sa amin dahil sa katandaan namin, kalokohan ginagawa. Kaya ngayon, inumpisahan natin anong gagawin sa mga bata. Okay. Ngayon ang tanong mo, anong gagawin natin sa matanda? Opo. Mas mahabang kwento yan. Pero kailangan po namin maunawaan. Dapat, kasi mas mahalaga yan sapagkat lahat yung mga nag-aaral seminaryo ay matatanda na. Opo. At lahat yung mga nagtuturo sa seminaryo ay mga matatanda rin. Mga obispo natin, mga pare, ay matatanda rin. Lahat sila, pinapakita na nila ang kabuuan ng original sin. Ano ang unang dapat namin malaman na matatanda tungkol sa aming pagbabago? Dapat malaman ninyo ano yung original sin. Apo. Hindi ba yung tendency to commit something, something that is against the law of God? Well, yan ang definition ng sin in general. Pero hindi yan ang specific definition ng original sin. Iyon yung tendency, yun yung maaari kang makagawa ng bagay na hindi mo mapigilan minsan. Kung hindi mo yung temperance, na hindi mo pipigilan ang sarili mo. Tama ka, it is a tendency, yung original sin ay tendency. Kung di-describe natin yung original sin, isipin lang natin si Eva. Opo. Sapagkat siya ang unang nakasala at yung original sin ay yung in-inherit natin from Adam and Eve. Opo. Ano ba yung kasalanan ni Eva? Ano nga po? Kinain niya yung kanyang gusto. Kinain niya yung fruta na kanyang gusto. Maraming mga fruta sa paraiso noon
At sabi ng Panginoon Diyos, maaari mong kanin anumang fruta dito sa paraiso, pero huwag mong kanin yung isa, isa lamang yung pinagbawal sa Kanya. Mm-hmm. At lahat maaari niyang kanin. Kung bakit, yun pa ang kinain niya, yung pinagbawal. Yung ba'y dahil sa siya ay nainganyo, kinumbinsin noong manunukso na kanin mo yan, hindi ka mamamatay and you will be like God. Sinunod niya yung kanyang sariling kagustuhan? O dahil sa siya ay nainganyo ng manunukso? Yung nanukso sa kanya, nag-engayo sa kanya, wala talagang kasalanan. Bakit? Kasi maaari mo namang tanggian eh, yung kanyang tukso. So ang ginawa ng demonyo ay tinukso siya, pero ang kasalanan ni Eva ay ginusto niya yung tukso. Ginusto niya yung tukso. Kasi wala kang kasalanan, Lodi, kung hindi mo ginusto yung tukso. Hindi ko ginawa. Hindi mo ginusto lang, ginusto. Bago mo gawin, dapat gustuhin mo muna eh. Mm-hmm. Yung tukso. Anong meron sa amin na hindi namin mapigilan yung gusto namin ito? Maari mong mapigilan ang gusto mo. Kagaya tayo, Loding, gustong-gusto natin yung lechon. Hindi ba? Mahilig ka ba sa lechon? Nung bata po ako. Oh. Pero pag sinabi ng doktor, bawal, sapagkat bibigyan ka ng alta presyon, pinipigilan natin. Hindi na natin ginugusto. Kaya hindi na natin kinakain. Kaya yung kagustuhan, maaring pigilan. Ang kasalanan ay pag hindi mo pinigilan ang iyong sarili. Ito po ba may kinalaman na sinasabing four cardinal virtues, four moral virtues upang ikaw ay maging ganap na tao? Meron kang prudence, courage, temperance, at saka isa pa. Ito ba dapat namin pag-aralan? Yeah, yung cardinal virtues are mga philosophical virtue. Ibig sabihin, kaya yan ng sinuman ng lahat ng tao. Kayang-kaya yan. Kasi natural virtues lamang yan. Yan, malaking tulong yan. Malaking tulong. Kaya ang isang tao, mas isang pagano, can be very decent, maaaring maging mabait na mabait ang isang pagano, pag meron siyang moral virtues, sapagkat yung moral virtues are natural virtues lamang. Sister? Sasabihin ko lang, Father. Sabi mo, ginusto, tsaka ginawa. So in other words, Father, sa ginusto lang, mali na. Yeah, pag ginustuhan na natin, kasalanan na yun. Yina. Pag ginawa pa natin, ay, lalo na. Mas matinding kasalanan yun. So dapat, ang sinasabi nyo ba na sa gusto pa lang, pigilan na? Dapat, oh. Dapat hindi pumunta sa atin free will o kalooban yung kagustuhan. Hindi natin dapat gustuhin. At ang panglaban dyan ay yung pagpipigil, yung temperance na sinasabi niya. Yeah, yun ang umpisa ng pagpipigil natin, yung four moral virtues. Kung mapipigilan niya, di na dapat eh, meron kayong courage, meron tatag ng loob na pipigilan ko ito. Dapat yun ang nasa isip namin. Ang kailangan lamang sa pagpigil ay yung intellect. Isip. Yung pag-iisip natin. Kapag umandar ang ating pag-iisip at sinabi na ng pag-iisip na ito ay mali, automatic yung kalooban natin, hindi niya gugustuhin. Sapagkat alam niya, mali. Sinabi sa kanya ng kanyang pag-iisip na mali. Kaya yung kalooban, alam niya, mali, hindi niya gugustuhan. Father, maraming salamat po sa inyong paliwanag, mga kaibigan. Muling babalik po ang Spiritual Dialogue with Father Don De Castro. At sana ang inyong pagsubaybay ay panatili upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin upang magkaroon tayo ng kapayapaan, kasiyahan, lalo na sa mga bagay na hinaharap natin. Maraming pong salamat. Hosanna, Hosanna.